So magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-metal. So isang panibagong video na naman yung ating gagawin ngayon mga ka-metal dahil nandito po tayo sa ating workshop dahil may ginawa po tayong pipe fabrication. Ayan, inilding na yung ating ginawang spool. At nilinisan naman yung ating mga fitting. So bale yung gagawin natin ngayon mga kametal, revision lang ito mga kametal, at yung ating water line na sa underground ay gagawa natin ng bypass. At mayroon siya ikakabit na flow meter. So ipapakita ko sa inyo yung drawing. Yan, so bale ito yung ating drawing mga kametal, binigay lang sa atin ito. At kanina pinuntahan ko sa site at kinuha ko yung mga sukat niya. So yung iba nakuhanan ko ng sukat. At yung iba naman ay hindi ko na siya kinuhanan na sukat dahil nasa ilalim kasi siya. Kasi ang banda rito, yung kakabitan natin ng bagong spool, simula rito hanggang dito, dyan. Nasa ilalim kasi ito at nasa ball box. Yung connection na ito ay karugtong yan dito. Yan. So ang gagawin dito is puputulin ito. Yan, puputulin din dyan. So yung dito sa bandang gilid ay balbak na yan. So ito yung ating gagawin. Ayan. So bali naka-45 siya. Nakalabas siya sa ating ground level. Ito, nasa ilalim ito. So ito lang yung nakuhanan ko ng sukat. Ayan. So bali dito, simula sa sentro ng ating T at hanggang sentro naman dito ng ating elbow na 90 degrees is 943. So yung gagamitin nating mga fittings dito mga kametal ay meron na siyang extension na 66 inch. So papakita ko sa inyo mga kametal. Yan. So ito yung ating mga fittings mga kametal. Ito yung ating 45 degree. So itong mga fittings natin ay meron na siyang extension na 6 inches. Naka-design kasi ito dahil ilalagay natin dito yung ating sleeve coupling. Yan. So yung ating pipe is coated siya ng cement sa ilalim. So ito din yung ating T na equal T. Meron din siyang extension na 6 inches din. Yan, lahat yan. So ready made na yan. So bali naka-welding na rin yan. Pero dito sa ilalim, hindi natin makikita yung kanyang welding kasi na tabunan na siya ng ating coated cement. So yan yung ating gagamitin na mga sleeve coupling. Yan, para dito sa ating mga fittings na yan. So hindi siya joint. Lalagyan natin siya lahat ng coupling. So madali lang siyang i-fabricate mga kametal. Kumpara natin sa mga butt weld joint. So kung sleeve coupling lang, mas madali natin siyang i-fabricate. Kahit mas short man tayo ng kakaunti, pwede tayong maka-adjust dyan basta coupling yung ating gagamitin. So balik tayo dito sa ating drawing mga kametal. So bali dito, mayroon tayong dalawang bulb na gate bulb na gagamitin dito. At pangatlo naman itong nasa gitna ng ating bypass. Yung ating ati direct na siyang kakabitan natin ng plants para sa ating valve. At mayroon naman tayong spool dito. Spool din dito. Bali dito sa gitna ay mayroon siyang flow meter. Ayan. Spool, flow meter, spool, at gate valve na naman dito. Ayan. So, dito naman ay T. Papunta dito sa ating isang gate valve naman. So ito yung ating bypass. Ang gagawin namin dito mga kametal ay yun lang munang mga spool. So subaybayan nyo lang mga kametal yung aming gagawin ngayon. At para may bahagi ko rin sa inyo yung aming gagawin kung paano namin ito ibubuo yung aming gagawin ngayon na fabrication. So para makakuha na rin kayo ng idea pa, lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lang sa fabrication.
At shout out nga pala dyan kay Turistang Mangyan Official, KSA. So isang kasamahan natin na isang fabricator din. At mayroon din siyang YouTube channel. Pakisupport na rin mga kametal. So baguhan pa lang siya. Yung mga content niya ay kagaya rin sa atin. Gumagawa rin siya ng mga fabrication about sa piping. So shout out sa iyo dyan, Turistang Mangyan Official. At shout out din pala kay Leonardo Kaumban. So kasamahan din natin dito sa workshop dati. For good na siya ngayon sa Pilipinas. So shout out sa iyo dyan, Mr. Leonardo Kaumban. So ito na yung ating spool na ginawa mga kametal. Ang sukat niyan, plants to plants, is 200 mm. Bali, dalawa yan. At hindi ko na naipakita pala sa inyo mga kametal kung paano natin na ginawa yan. Dahil meron na tayong video na ginawa niyan. Kung gusto nyo panoorin mga kametal, ay tingnan nyo lang dyan sa ating mga videos. Marami na tayong mga tutorial na ginawa about sa pag-pick up ng ating mga plants. Ito naman yung ginamit natin is slip-on plugs. So, madali lang itong i-fit up mga kametal. So kailangan lang natin lagyan ng allowance para sa kanyang pag-wielding. Thank you.
Okay, so tapos na yung ating spool na mighty mga kametal, saka may 45 degree elbow. So bali dalawa yan. Yan. Magkabilaan yan mga kametal. So bali ito yung mga kametal. Yan. So dito yung 45, doon na lang sa site yung ating actual fit up nito. So dito nilagyan ko lang ng 45 para idugtong na lang natin yung isang pipe dito, tsaka may 45 din dito. Ayan, natapos na natin itong ano nito, T na may plants dito rin sa kabila, at tsaka yung ating dalawang spool. So bukas ito naman yung gagawin namin. Ayan, so ganyan na mga kametal. So hanggang dito na lang muna yung ating video. At kasi masyado nang mataas yung ating video. So ipagpatuloy na lang natin sa susunod na video na ito mga kametal. So ito yung ating dalawang spool. Okay, so abang-abangan na lang mga kametal yung ating susunod na video, yung karugtong nito para sa pagbuo nitong ating bypass. Okay, so maraming salamat sa inyong pagpanood mga kametal.